Kanya-kanya ng ipon, ang tubig ang mga residenteng apektado ng water service interruption. At may ulat on the spot, si Rida Reyes. Rida? Yes, Maris, na ibalik man muli ang normal na supply ng tubig sa mga customer ng Manila Water, eh hindi pa rin naman naiwasang madismaya ng marami sa kanila dahil sa hindi umano nasusunod na schedule ng water service interruption. Maris, doon sa mga lugar na pinuntahan natin kanina na nasa schedule nitong water service interruption ng Manila Water, eh inabutan namin na marami sa mga residente ang ngayon pa lamang ay pinupuno na ng tubig ang kani-kanilang mga drum at mga timba. At marami ngayon pa lang din inaasikaso yung mga naipong hugasin at mga labada. Kung tutuusin, wala naman daw problema kasi kung magkaroon ng water service interruption kasi yearly naman daw talaga pag summer, pwedeng numipis ang supply ng tubig, sabi nila. Pero ang ikinagagalit nila ay meron daw kasing inilalabas na schedule itong Manila Water pero hindi naman daw ito nasusunod. Sa isang barangay sa Mandaluyong, may mga nakaranas din daw ng low pressure to no water supply. Gayong wala naman daw sila sa listahan ng Manila Water ng mga makararanas ng water interruption. Mas mahirap daw lalo ngayong napakainit ng panahon at kailangan talaga ng tubig. Nauna nang naipaliwanag ng Manila Water na ang water service interruption ay bunsod ng operational adjustment na ginagawa ng water concessionaire para tugunan ang pababang water level sa pinagkukunang Lamesa Dam. Naging mas mataas din daw kaysa sa inaasahan ang demand para sa tubig ng mga customer ng Manila Water kaya nagkaroon ng problema sa alokasyon ng tubig. Hindi nila na ano yung tamang oras na mawawalan. Minsan naman, nawawalan talaga. Minsan nasusunod, minsan hindi eh. Wala silang ano. Maris, payo pa rin ang Manila Water sa kanilang mga customer. Laging makibalita sa mga abiso na kanilang ilalabas sa mga water service interruption, lalo ngayon na nasa kasagsagan na tayo ng summer season. At kahit pa nasa critical na level na itong Lamesa Dam, tiniyak pa rin ng MWSS na magiging sapat ang supply ng tubig para tugunan ang pangangailangan ng lahat ng mga customers ng mga water concessionaires na ito dahil nasa normal na level pa rin naman daw itong Angat Dam. Maris. Rida, kung sakasakali meron na mga truck na magrarasyon ng tubig dyan sa lugar na yan, kung sakaling yung iba hindi naman nakapag-ipon agad dahil nga gaya na rin ng binalita mo at yung nakausap mo, eh minsan pa iba-iba yung schedule na ibinibigay. Minsan sasabihin, mawawala ng tubig pero meron naman pala. Minsan naman yung kabaliktaran ang nangyayari. Yes, Maris, marami dun sa mga pinuntahan natin kaninang area, sa Quezon City in particular, ay meron tayong nakitang mga truck ng Manila Water na nagbibigay ng additional na nagre-replenish ng supply ng tubig. Pero dito sa Mandaluyong, wala pa tayong nakita. So isa yan dun sa mga hakbang na ginagawa ng Manila Water para matiyak na matutugunan kung sakaling numipes ang muli ang supply ng tubig dun sa particular area. At bukod dyan, sinabi rin naman ng MWSS na talaga mas padaragdagan nila sa NWRB, yung National Water Resources Board, yung alokasyon ng tubig, lalo ngayong mula Marso hanggang Mayo. Maris. Pinakamabuti na talaga yung maging maagap kahit na hindi magkakaroon ng water service interruption, maghanda na lang at mag-ipon. Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes.